Magandang umaga po sa inyong lahat na mga membro ng All Generations Church, lalo na yung mga nanonood ng online sa ibang bansa, sa Canada, sa Amerika, at iba pang lugar. Kumusta po kayo? Nawa kayo po ay patuloy na iniingatan ng Diyos. At higit sa lahat yung mga taga Bicol na nasalanta ng bagyo noong nakaraang linggo, pinapanalangin namin kayo na kayo'y patatagin ng Diyos at panalangin namin na ibigay ng Diyos ang inyong mga pangangailangan. This coming Sunday po, meron na tayong face-to-face worship dito sa All Generations Church sa Imus. Miss na ho namin kayo, kaya kayo po ay dumalo dito. Kaya lang, kailangan nyong magpa-reserve kasi 50 person lang po ang pwedeng mag-worship sa first worship magmula alas 8, tapos sa 10:50 rin po, kaya pwede kayo magpa-reserve sa text, sa kay Bids, at sa iba pang mga staff dito upang mailagay ang inyong pangalan sa ating pagsamba sa susunod na linggo. At higit sa lahat, patuloy kayong ingatan at gabayan ng Diyos sa ating mga inaharap na problema or krisis sa buhay natin. Tayo po'y manalangin sa umagang ito. Dakilang Diyos, salamat sa kabutihan mo sa amin na meron pa kaming buhay at pagkakataon upang sumamba at itaas ang iyong pangalan. Tulungan mo kami na palaging magtiwala sa inyo at hayaan na kumilos kayo sa aming buhay. Dalangin namin ang Santong Espiritu ang gumawa sa aming online worship at nawa ang salita mo ang maitaas ang pangalan mong maluwalati. At kung ano man ang mapakinggan, ipamuhay namin upang kami lalong tumibay at tumatag sa aming buhay Kristiyano. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title ng ating mensahe sa umaga ito, mga kapatid, ay How Deep is Your Love? Gaano po kalalim ang inyong pagmamahal sa Diyos? At ang ating text ay matatagpuan sa Revelation chapter 2, verse 1 to 7. Babasahin ko po sa English version. Sabi ng verse 1, "To the angel of the church in Ephesus write, the one who holds the seven stars in his right hand, the one who walks among the seven golden lampstands, says this, I know your deeds and your labor and perseverance, and that you cannot tolerate evil people, and you have put those who call themselves apostles to the test, and they are not, and you found them to be false. And you have perseverance and have endured on account of my name, and have not become weary. But I have this against you, that you have left your first love. Therefore, remember from where you have fallen, and repent, and to do the deeds you did at first. Or else, I am coming to you, and I will remove your lampstand from its place, unless you repent. But you have this, that you hate the deeds of the Nicolaitans, when I also hate. The one who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who overcomes, I will grant to eat from the tree of life, which is in the paradise of God." Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. The Lord Jesus is the one who spoke and walked to the church at Ephesus. This emphasizes presence with churches. The seven stars most likely represent the seven angels or messenger of the churches, and the seven golden lampstands represent the churches. Ito ay sinulat ni John nang siya ay nasa isla ng Patmos. At ang book ng Revelation ay sinasabing mayroong tatlong genre. Una, ito ay the epistolary. That Revelation is written in the form of letters. Pangalawa, yung apocalyptic. That Revelation reveals the divine mysteries at sinulat ni John ang mga nakita niya sa kanyang vision at ipinadala sa pitong iglesia or mga churches. At pangatlo, the prophetic.
That tribulation describes and predicts what will happen in the future. Ang Ephesus po ay isang sikat at kilalang syudad sa nung sinauna pa mundo na may katumbas na kilalang simbahan. And Paul ministered in Ephesus for 3 years. Andun din si Aquila and Priscilla with Apollos. They also served at the church in Ephesus. Paul's close Timothy is also work in Ephesus. And according to consistent historic tradition, even the Apostle John also ministered in Ephesus. Ang Ephesians po ay Ephesus ay isang sikat at tanyag na mga religious, cultural, and economic activities. Nasa Ephesus po ang templo ni Diana, isang fertility goddess worship with immoral sex. Ang templong ito ay isa sa tinuguraang 7 wonders of the ancient world. Ang church sa Ephesus ay naitatag ni Pablo noong kanyang pangatlong missionary journey sa Acts 19 verse 20. Ito ang naging tirahan ni Apostle John bago at pagkatapos siyang itapon sa Patmos. At sina Timothy at John ay isa sa magiging naging pastor sa iglesyang ito. Ang Ephesus ay nakalikit ngayon sa Western Turkey. At sabi nila, wala nang church ngayon sapagkat ito na ay na-Islamize ang lugar na ito. Sa Revelation chapter 1, verse 11, mababasa po natin dito na habang si Apostol John ay nasa Espiritu ng Diyos ay narinig niya ang malakas na tinig ng Panginoong Hesukristo na nag-uutos sa kanyang isulat ang anumang kanyang makita at marinig, saying, write on a scroll what you see and send it to 7 churches, to Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea na tinalakay ni Pastor Saul noong nakarang linggo. Sa chapter 2 hanggang chapter 3, mababasa natin ang special na sulat ni John sa churches, at isa nga roon ay ang sulat para sa Ephesus na ating pag-aaralan sa umagang ito. Ang mga kalagayan na isinasalarawan sa bawat sulat ay maaring matatagpuan rin sa lahat ng mga iglesia sa lahat ng panahon, kasama ng mga iglesia sa panahon natin ngayon. Ang mga sulat na ito ay nagtataglay ng mga salita ng Panginoon na ipinapayag ni Apostle John sa iba't ibang iglesia. Ang bawat sulat ay nagtataglay ng pahayag or revelation ng Panginoong Jesucristo at papuri or commendation at karaniwang sinusundan ng babala or warning at paghamon sa mga iglesyang ito. Pinuri ng Panginoong Jesus ang kabutihan ng iglesia ng Ephesus nang higit sa pagpuna sa kanilang mga maling gawi. Alam niya ang kalagayan ng bawat iglesia at alam niya ang kanilang mga tagumpay, pagpapagal, kabiguan, kahinaan, at pagsubok. At higit sa lahat, alam niya ang pangangailangan ng bawat isa. Gayun din sa atin, hindi tayo pwedeng magtago ng mga Kristiyano, magkunwari at maglihim sa ating mga ginagawa sapagkat alam lahat ng Panginoong Jesucristo kung ano ang pagkatao natin, kung ano ang buhay natin. Ang Ephesus ay tanyag, subalit mapagmataas na church. At ang mga mensahe ni Jesus ay nagpapaalala sa kanila na siya lamang ang ulo ng iglesia. Ano ang punto natin dito? Bakit natin ito sinasabi? Na si Jesus lang ang divine overseer ng church sapagkat binibisita niya, he visits his people, he dwells with them, inspects, and he evaluates the church. Ibig sabihin lang, si Jesus ay aktibong may kinalaman sa church ng Ephesus at sa kanilang ministry. Ang church ng Ephesus ay nagtataglay ng lahat ng kalidad ng isang mabuting iglesia, pero isa ang kakulangan sa kanila.
tinalikuran na nila ang kanilang first love. Tumalikod sila sa kanilang unang pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo. Three things that we notice in this church. One, the admiration of the church in Ephesus. Sabi ng 2 and 3, I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardship for my name, and have not grown weary. Inaangahan at ina-admire ng Panginoong Jesus ang gawain at ministry ng Ephesus Church. Pero sa verse 2, makikita natin na alam na Jesus ang lahat, alam niya ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa kanilang iglesia. Ina-admire niya nga sila, pinupuri nga sila, dahil napakaganda naman talaga ang ginawa nila sa church. Hindi mo matatawaran ito. Hindi mo matatawanan ang kanilang ginawa. Ang kanilang mga pag-uugali, ang kanilang mga plano, ang kanilang ginagawa, buhay at activities ng iglesia, walang makakatakas sa paningin ng Diyos. Alam na alam ng Panginoong Jesucristo yan. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 5 verse 10, ito ay sapagkat tayong lahat ay harap sa luklukan ng paghatol ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng naukul sa atin para sa mga bagay na ginagawa sa katawan, maging ito man ay mabuti o masama. Sa lahat ng ginagawa natin at ginagawa ng Ephesians Church, haharap tayo sa ating Diyos at susulit tayo sa ating ginawa, mabuti man o masama. Gusto lang bigyan diin sa verse 2 na alam na Jesus ang lahat sa church ng Ephesus at alam din niya ang lahat sa All Generations Church at higit sa lahat ng mga churches sa buong mundo. Alam niya ang ating mga ginagawa. Alam niya ang ating pagkatao. Alam niya ang ating mga plano. What did Jesus admire of the church, of the Ephesus church? Una, their deeds. Ang kanilang mga gawa. Dahil ang Ephesus ay isang aktibong iglesia na nagsasagawa ng marami activities at services. Batid ng Panginoong Jesus ang kanilang mga ministries, achievements, at accomplishments para sa Kanya. Pangalawa, hard work. Hanggang sa sila ay mapagod at mahirapan alang-ala sa kanilang serbisyo sa Panginoon. At isa pa, perseverance. Yung kanilang pagtsatsaga at pagtitiis sa mga kinakaharap na mga gawain para sa church. Napakasipag ng iglesyang ito, hindi mo matatawaran ang kanilang pagsasakripisyo. Pangalawa, admiration of their moral and doctrinal purity. Hindi nila hinahayaan ang mga gumagawa ng masama, mga tumatalikod at immoral na magpatuloy sa church. Ibig sabihin, nakikita nila yung masasama. Nire-rebuke nila yung mga tumatalikod at mga immoral na sa kanilang membro sa church. Tinutuwid nila yon, tinutulungan nila. At sinasabi kung ano ang kanilang maling ginagawa. Pangatlo, admiration of spiritual discernment. Naalala nila ang mga salita at itinuturo ng mga apostol tungkol sa mga false teachers. Alam nila, kilala nila, nadidiscern nila kung sino yung mga membro at mga false teacher na mali ang itinuturo. Alam nila yon. And sa verse 3, dito sinummarize yung kanilang perseverance, yung kanilang pagtsatsaga, sapagkat hindi sila napagod sa kanilang paglilingkod. Ang Ephesus ay traditional at conservative sa kanilang theology, practice at service. Sa tingin nila, sila ang tama, yung meron silang correct belief and right thinking. Ngunit may isang problema na kung hindi maitatama, ay maaring magwasak sa testimony ng kanilang Diyos. Ganun din po tayo. Mag-ingat lang tayo kasi baka mamaya masyado na tayong maraming ginagawa at busy tayo sa maraming bagay, pero nakakalimutan na natin yung ating first love
na siya ang sisira ng patotoo ng ating iglesia. Pangalawa, the mistakes of the church in verse 4. Sabi niyan, but I have this against you, that you have left your first love. Sa Tagalog, maganda. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal, tulad ng dati. Their mistake is not they lost their first love, but they left their first love. Ang kanilang pagkakamali ay hindi naman talaga nawala yung kanilang pag-ibig, pero iniwan nila yung kanilang pag-ibig. Their deep love relationship with their Savior. Inabandon na nila. Iniwan at tinalikuran na nila ang kanilang unang pag-ibig. Binigyan din dito na ang pag-iwan sa kanilang unang pag-ibig ay ang kanilang personal na desisyon. Tatlong specific issue of Ephesus Church. One, ang kanilang loyalty at passion sa Panginoon ay unti-unting nawawala. Pangalawa, mas pinapahalaga na nila ang aktibidad na paglilingkod sa Panginoon kaysa kanilang pag-ibig, devotion, at fellowship sa Diyos. Pangatlo, naging mechanical na lang ang kanilang paggawa. Ibig sabihin, wala na ang kanilang puso sa kanilang paggawa, kundi isang responsibility na lang na kailangan gawin ng mahusay. Pero ang gusto ng Panginoong Jesus ay ang kanilang pagsunod na udyok ng kanilang intimate sa paglakad kasama siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa gitna ng kaabalahan ng Church ng Ephesus, alam ng Panginoong Jesus kung anong kulang. They had left their first love. Nanlamig na sila sa ating Panginoong Jesucristo. Katulad ni Martha, na busy sa paglilingkod kay Kristo, ngunit hindi siya busy kay Kristo. Walang quality time kasama si Jesus. Mas pinahalagan kasi ng Panginoong Jesus ang oras na kasama siya kaysa sa oras na ginugulgul mo sa paglilingkod sa Kanya. Kaya nga, pinansin ni Martha si Mary, na ba't hindi tumutulong sa Kanya? Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Martha, Martha. The Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Luke chapter 10, verse 41 to 42. Kasi nga naman, si Martha ay busy sa mga gawain, pero si Mary ay busy sa ating Panginoong Jesucristo. Marami sa mga Kristiyano ay katulad ni Martha. They are busy in the kingdom, but not busy with the King. Nakala nila yung kanilang kabisihan sa pagkawa sa gawain ng Panginoon sa church ay maglalapit sa kanila. Hindi po totoo yan. Ang totoo, kahit hindi ka busy sa karen ng Diyos, basta't busy ka at malapit ka sa Lord, yun ang inaaprubahan ng Panginoong Jesucristo. Did you know that the order of words in the original Greek language could be translated like this? You first love, your first love that you have left. Yung unang pag-ibig mo, yun ang iniwan mo. Christ used the word agape, speaking of the deep kind of love that God has for followers of Jesus. How deep is your love? Gaano kalalim ang pagmamahal mo kay Kristo? In general, this church had continued in its faithful service to God for more than 40 years. Sila ay naging tapat sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Nang maigit na 40 taon, si Paul ay labis na nagpapasalamat sa Ephesians Church sa kanilang devotion at faith kay Kristo at ang kanilang pag-ibig.
para sa mga mananampalataya. Kasi kaya isinulat niya sa Ephesians chapter 1 verse 15 to 16, sabi niya, "For this reason I too, having heard of the faith in the Lord Jesus which exists among you and your love for all the saints, do not cease giving thanks for you while making mention you in my prayers." Napakinggan ko yung pananampalataya kay Kristo. At nagpapasalamat nga ako. Nagpatuloy akong nagpapasalamat sa iyo, sa inyong ginagawa. At palagi ko yung binabanggit sa aking panalangin. Pero nang dumating ang second generation Christians, kahit na napanatili nila ang kanilang mataas na pamantay ng paglilingkod at purity ng doctrine, na wala ang kanilang malalim na devotion o lalim sa kanilang intimate relationship sa ating Panginoong Jesucristo. Ang mga bagong generasyon ngayon ay umarap din sa ganitong warning na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi sapat. Kaya kailangan nating alagaan at itama ang mga susunod na generasyon na dapat hindi tayo activity-oriented bilang iglesia sa All Generations Church, kundi dapat turuan natin silang lumalim ang intimacy nila sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat yun ang priority, yun ang pinakamahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Christ wants the believers' hearts as well as their hands and heads. Not activity-oriented, but deep, intimate quality time and devotion with Jesus. That's what He wants for us. Yun ang gusto ng Panginoong Jesus para sa atin. Pangatlo at panguli, the correction of the church in Ephesus. Makikita natin ang panglabas na appearance ng Ephesians church na sila ay napaka-espiritual at aktibo. Sa gawain ng Diyos, nagpakahirap sila para sa Diyos. Sila ay nagtiis, sila ay doctrinally sound, kinamumuhian nila ang mga gawa ng Nicolaitans. Yung mga Nicolaitans, they were believers who compromised their faith in order to enjoy some of their sinful practices of Ephesian society. Nevertheless, something was wrong. They were guilty of sin that sometimes hard to notice or recognize because they are busy in doing service to our Lord. But the Lord knows what is in their hearts as well as their deeds. Ephesians church did not lose their first love. They left their first love. Bakit? Iniwan ang first love nila kay Jesus. Sapagkat sila ay na-distract. Iniwan nila ang pinaka-importanting bagay. Iyon ay ang pagpapanatili ng intimate relationship sa ating Diyos. The struggle of Christian life is we make secondary the primary. Madaling ma-distract ng mga kaabalahan ng activities at accomplishment ng church. Pero bilang mga Kristiyano, ang pagpakakilanlan o identity kay Kristo at pag-ibig sa Kanya ang top priority ng ating buhay. Who is the first love of the church? It is Jesus. Business of the church life maintaining God program, serving church and doctrinally sound church and persevering church is the reason Jesus lost. We became activity-oriented, not a Christ-oriented, not a Christ-centered church. Love for Jesus was taken for granted, and that what Jesus wants to correct for them, to prioritize their love for Him. To prioritize their love for Him. What to do now? Ano ang dapat gawin ng Ephesians church? One, reflect. Sabi ng verse 5, remember from where you have fallen. Alalahanin ang mga
kung saan ka bumagsak. Reflect. Pag-isipan, pagbulayan. Alalahanin ang mga nakalipas na experience mo na kasama ang Diyos. Pinapaalalahanan sila ni Jesus nang una nilang makilala ang Panginoon. The word remember is a call to go back and recall the past and the relationship and experience with God. Alalahanin ang ginawa sa iyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Alalahanin na ikaw noon ay makasalanan, tinubos ka ng Diyos dahil mahal ka niya. But after you encounter Jesus, punong-punong ka ng gratitude, punong-puno ka ng pasasalamat. Pero nung tumagal, unti-unti, nakalimutan mo na siya. Naalala mo pa ba noong ang puso mo ay punong-puno ng pag-ibig na Jesus? At nag-uumapaw ang joy sa puso mo, ang kagalakan sa puso mo? Naalala mo pa ba noong ikaw ay gutom sa salita ng Diyos at excited kang umaten ng Sunday school or Bible study or life groups? Do you remember your excitement when Sunday comes to worship? Do you remember to go to church to see your Christian friends singing and worshiping God with passion and unison to worship God? Do you remember that you had prayed hard when you are studying and trust Him to provide your need? Pero nang naging successful ka sa buhay mo at nakuha na ang iyong mga pangarap, unti-unti ka nang lumayo sa iyong relasyon kay Kristo, you left your first love. Jesus commands the church at Ephesus to remember Him. He also commands them to not only to remember or reflect, but to repent. Repent and do the works you did at first. Sabi ni John, otherwise, sabi ng salita ng Diyos, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Lampstand meaning the church would cease to be ineffective. Hindi na nagiging aktibo kasi tatanggalin na ng Panginoon at hindi na naging magandang patotoo ang Ephesian Church. May all of us know the meaning of repent. Alam natin yan. To change your mind or turn away to God. Repent is pagpapahiwatig na ikaw ay nalulungkot sa nagawa mong kasalanan dahil nasaktan mo si Jesus kasi iba na yung priority mo. Iba na yung paglilingkod mo sa Kanya. Kailan bumalik ng 180 degrees sa ating Panginoon. The Christian at Ephesus offended Jesus. They abandoned Jesus. Kaya ang pagtalikod kay Jesus ay hindi isang maliit na bagay. Akala natin maliit. Ito ay malaking kasalanan. It was not okay to love agape other things than Jesus. It was idolatry. Mas minsan, mas mahal na natin yung gawain, mas mahal natin yung material things, yung created kaysa Creator. Anong sabi ng 1 John chapter 2, verse 15 to 16? Do not love the world, nor things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. So dito na tayo na-focus sa maraming bagay, sa makamundong bagay. At minsan, unti-unti nang iniiwan natin ang first love natin sa ating Panginoon. Binigyan tayo ng Diyos ng regalo, ng edukasyon, katalinuhan, pera, experiences upang maging blessing sa ibang nagkukulang nito. At minsan tayo hindi nagsishare dahil gusto natin ng comfort, material things, at routine kaysa kay Kristo. We need to repent. He warned them that if they do not repent, the life of the witness in Ephesus would be diffused or quenched. Ganun tayo mga Kristiyano sa All Generations Church. Kailan magsisi tayo? Tumalikod tayo sa ating mga ginagawang hindi makakatulong sa relasyon natin sa Diyos.
At muling manumbalik at i-prioritize natin ang intimate relationship with Jesus. Upang hindi ma-diffuse o mawala yung ating magandang patotoo sa ating kabaligiran, sa ating pamilya. Pangatlo, panguli, restart in verse 5c. Do the deeds you did at first. Gawin mo yung dati mong ginagawa. Walang sinasabi na maghintay ka kung kailan mo maramdaman na bumalik ka. At sinasabi ay bumalik ka, ang sinasabi ay bumalik ka kaagad. Hindi dahil nararamdaman mo. Kundi ito ang gusto ng Panginoon, ang utos niya, na bumalik ka kaagad. Hindi ka papunta sa trabaho o magbayad ng bills o papasok sa school dahil pakiramdam mo o gusto mo. O feel mo lang. Mag-work ka, magbabayad ka ng bills o papasok sa gusto mong gawin dahil pakiramdam mo. Kaya hindi dapat na magdepende sa feelings o pakiramdam kung hindi dahil ito ang dapat na gawin. Manumbalik ka ngayon sa Diyos, hindi bukas kundi ngayon na. Huwag kang umasa sa iyong pakiramdam. What is a result? There is a reward if they overcome. In verse 7, the one who has ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who overcomes, I will grant to eat from the tree of life, which is the paradise of God. Each letter ends with a promise of reward. Lahat may pangako. Pag sumunod ka, mayroong pangako sa iyong Diyos. That's the person who obeys the message of God's word and overcome the evil in the church. Here the promise is free access to the tree of life. It means enjoyment of eternal life in heaven. Eternal life means living forever with Jesus in heaven, but also means living here on earth a quality of life that God intended for us while we are still in this earth. Pwede mo ma-enjoy yung buhay dito sa lupa kasi sumunod ka. Nagsisi ka sa iyong kasalanan. Nawa, mga kapatid sa All Generations Church, tayo ay hindi matulad sa Ephesians na busy sila sa maraming bagay, sa gawain, pero hindi busy kay Jesus. Lalo na ngayon na may panahon tayong lumapit sa Panginoon. Manalangin, magbasa ng Bible at manatila sa presensya ng Diyos habang nasa bahay tayo kasi mas marami tayong oras ngayon at walang dahilan para hindi tayo magkaroon ng quality time or intimate relationship sa Kanya. Kunin natin yung pagkakantay na ito, mga kapatid. Kasi meron pa tayong panahon. Balang araw, walang tayong panahon na makipag-ugnayan sa Diyos. At ito ang panahon para sa atin na magbalik at magsisi at lumalim ang ating kasalanan. Ang tanong uli, how deep is your love to Jesus? Gaano kalalim ang pagmamahal mo kay Jesus? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong mensahe sa umagang ito. Nawa itong aming napag-aralan ay maging daluyan ng pagpapala. At maranasan namin ang iyong presensya. Lumalim ang intimate relationship sa inyo. Tumalikod sa kasalanan, magsisi sa kasalanan, at lumalim ang ugnayan namin sa inyo. Panginoon, kung minsan malayo kami sa amin, umingi kami ng patawad. Sorry po sa aming mga pagkukulang at pagkakamali na minsan nakakaligtaan namin. Yung panahon namin, yung devotion namin sa inyo. Yung malalim na naugnayan sa inyo, Panginoon. Kasi busy na kami sa maraming bagay. Minsan wala na kaming time. Patawarin niyo po kami. Tulungan niyo kami manambalik yung ating relasyon nung unang nakilala ka namin bilang tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Na kami mainit, na nananalangin, nagtitiwala, sumasamba sa inyo. Ibalik mo iyon sa amin, Panginoon. At tulungan mo kami na lalo pang magkaroon ng quality time sa inyo. Samahan mo kami at pagpalain sa umagang ito.
May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen and amen. Salamat sa inyong panahon sa umagang ito. Nawa, pagpalain kayo ng Diyos at patuloy kayong gabayan at patatagin at ibigay ang inyong pangangailangan sa pang-araw-araw.